kaharian, Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawi ang sangkatauhan, purihin ang sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumain niyo rin. Ngayong ikapitong linggo sa karaniwang panahon, ito po ay linggo ni San Pedro. Udyukan po tayo ng Batikano na tayo'y magdasal para sa paghuhubog ng mga seminarista upang maging mabuting pari sila at ipagdasal ang mga paring nasa misyon sa mga malalayong lugar, mga misyonero na dinadala ang Ebanghelyo sa mga liblib na teritoryo. At sa ating mga pagbasa, ang kapatawaran ng Diyos, ang awa ng Diyos, ang kahabagan ng Diyos ay pagdinilayan po natin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, at sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Ninarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buntong na anak, Panginoong Diyos.
Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, maisalob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan. Upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul kasama ang 3,000 pilingkawal na Israelita upang hulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni David at Abisay ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog na tulog at napapaligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisay kay David, niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi na kakailangang ulitin. Ngunit sinabi ni David, huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon. Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis sila David nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa inyong tauhan ang taong tapat at matuwid
ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay, ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ika'y aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin, iyong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya. Gayong gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panglangit. Ang panlupa muna bago ang panglangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panglupa ay tulad na nagmula sa lupa. Ang mga katawang panglangit ay tulad na nagmula sa langit. Kung paanong tayo katulad ng taong nasa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga nagpupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo at kung may kumuha ng iyong ari-arian ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ang mga umiibig sa inyo, ano ang gantimpala na inyong hihintayin? Kahit mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawa lamang ninyo ng mabuti, ang mga gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito, kung ang pahihiramin lamang ninyo, ang mga taong inaasahan ninyo makapagbabayad sa inyo, anong gantimpala na hihintayin ninyo? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makakabayad, sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawin ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran, sa gayon malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabuti sa mga masasama at hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna tayong lahat. Diyos ay tawagin. Siya'y mahabagin. Diyos ay tawagin. Siya'y mahabagin. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang ating kataga po ngayon ay mahabagin. Ang panyaya ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas, maging mahabagin kayo, maging mahabagin tayo, katulad ng inyong ama. Mabigat po, mahirap po, baka imposible ang hinihiling sa atin. Imposible sa tao, pero sa Diyos, lahat ay maaari, maaring posible. Walang hindi makapangyayari sa Diyos. Mahirap. Mahalin ang kaaway. Balikan po natin, may mga edad na tayo. Balikan po natin ang karanasan. Yung iba siguro sa inyo, maraming beses na, ibang-ibang tao, yung pinakamatindi, yung pinakamasidhi na nagpaiyak sa atin, nagpaluwa sa atin, sinakdan, hinati, sinugatan tayo ng kapwa. Mas malala pa kung kilala natin. Meron bawat isa na ganitong karanasan.
At hinihiling po sa atin ang napakahirap patawarin, ibigin ang kaaway. Okay lang sa akin, huwag na kayong makinig pa sa humiliya ko. Basta lang, sa loob ng misa nito, patuloy ninyo, doon tayo magsisimula sa makataong karanasan na sinaktan tayo ng iba. At ipasa Diyos natin, sapagkat kahit anong salita ko, ay mahirap pagaanin ang loob, ang pagpapa sa Diyos. Okay lang. Ang mababahagi ko sa inyo, tatlong kataga, mga Pilipino tayo. Awa, kapatawaran, habag. Habag po ang kataga natin. Una, awa. Pangalawa, kapatawaran. Pangatlo, habag. Pare-pareho yan. Pero meron itong mga distinction. Kung tinatanong ako, kamusta ka? Ngingiti ako, sa awa ng Diyos. Sa awa ng Diyos. Ano ibig sabihin ito? Sapagkat tayo'y nagkasala. Sa totoo lang, sa mga ginawa natin, kung pagbabayaran natin, kung sesentensyan tayo, ang hatol sa atin ay apoy ng impyerno. Salamat sa poong Senyor ang magliligtas, ang bigat ng dinala niya, ang dinala niya yung mga kasalanan, kinasasarapan at kinaaaliwan at paulit-ulit nating ginagawa sa bigat nun. Nabuksan ng langit. Awa ng Diyos. Sapagkat kaawa-awa tayo, kawawa tayo. Sa misa, Panginoon, kaawaan mo kami. Dadagok pa tayo ng dibdib. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa unang pagbasa, unang Samuel, kaaway ni Haring David, hindi pa siya hari, ang hari noon ay si Saul. Magkaaway sila. At pinlano ni Saul na patayin, eh karibal yan. Gusto kong manatili itong trono, itong nasa aking ulo, yung setro, yung corona. Siyempre, makapangyarihan. Eh, karibal yan. Patayin! Si David, naawa sapagkat kaaway niya si Saul. Kaawa-awa. At nung may pagkakataon, pwede nilang patayin. Patayin na natin! Sabi na mga kasama ni David, huwag niyong gagawin. Ano sabi ni David? Hindi ko pagbubuhatan ng kamay ang hinirang ng Diyos. Pagkakataon, tayo, oh, sinaktan kita. Huh? Oh, rest back. Oh, ganti. Huh? Pagkakataon na, suntukin na natin. Si David, maganda ang puso. Hindi ko pagbubuhatan ng kamay. Itong kamay nito hindi magiging instrumento ng biyolensya, hindi dadanak ng dugo. Awa ng Diyos. Pag nilaya natin, awa ng Diyos. Mahirap ipigil yung kamay sa galit natin. Pangalawa, kapatawaran. Pag nilaya natin ang pangalawang pagbasa, unang Korinto. May dalawang Adan. Yung unang Adan, yung original. Si Adan nga. Na kinain yung pinagbabawal na prutas kasama si Eva. Kasalanan. Naaliw. Natukso. Oh. Hmm. Eh, nadamay ang lahat. Ang pangalawang Adan ay si Jesus.
Ibis na kasalanan ay kapatawaran ng kasalanan. Yung nireversa niya ang ginawa ni Adan at ang pag-aalay ng dugo. May kasabihan nga, to err is human, to forgive divine. Ang magkasala, eh tao lamang tayo. Ako'y tao lamang, kaya nagkakasala. Ngunit ang kapatawaran, maka-Diyos. At nagdadasal tayo ng Ama namin araw-araw. Mga nagsisimba sa inyo, patawarin mo ang aming mga sala. Patawarin para nang papatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Kaya nga, Panginoon, patawarin mo ako. Yung kaaway natin, nagkasala sa atin. Kaya nga may mutual na kaugnayan. Gusto mong patawarin ka ng Panginoon? Patawarin mo ang iyong kaaway. Una, awa, sapagkat kaawa-awa tayo. Kapatawaran, sapagkat lahat tayo ay nagkasala. At sa Ebanghelyo natin, ayon kay San Lucas, maging mahabagin tayo katulad ng Ama, sapagkat inuudyukan tayo tularan ng Diyos, na Diyos siya. Ang Diyos ay mahirap ang Diyos. Pero maging katulad tayo ng Diyos sa Kanyang awa, kapatawaran at kahabagan, maging mahabagin, mahirap po. Kung sampalin ka sa isang pisngi, ibigay mo yung kabila. Kung inagaw ang jacket mo, ibigay mo pa yung baro mo, yung damit mo. Huwag kang mapaghusga, bawal judgmental, ika nga. At gumawa. Ipa sa Diyos natin, magdasal tayo, kaya natin yan. Sa misa kaya. Pero kung kaya pa, gumawa ng mabuti sa kaaway. Yun ang... Kaya yun lang muna, mga kapatid. Ha? At ngayon ay Linggo ni San Pedro, sapagkat nagpapaalam na ako sa inyo. Yung ako po'y magiging misyonero sa malayong lugar. Ang pagtulong natin ngayong Linggo ni San Pedro para sa paghuhubog ng mga seminarista para maging mabuting pari at sa mga misyonero, mga paring nakadestino sa mga malalayong lugar. Liblib na lugar para iproklama ang Ebanghelyo. Iproklama ang awa ng Diyos. Sige po, tutula na po ako. Di dapat bugbugin, di dapat sunugin, di dapat laglagin, di dapat bulagin, tambuli tugtugin, lahat liwanagin, bansay kalampagin, mundo ay yanigin. San tatlo'y irugin, Jesus ay ibigin, puso ay bihagin, pamilya'y hubugin, kalsada'y tagtagin, daan ay patagin, Kristo'y tawagin, Diyos ay mahabagin. Mahabagin. Espelegi natin ang mahabagin. M-A-H-A-B-A-G-I-N. Mahabagin. Yun. M. Mapagpatawad ang Diyos. Pakiulit. A. Awa ng may kapal. H. Jesus na maunawain. A. Abangan ang ating katubusan. B. Binuksan muli ang langit. A. Absolusyon ng kasalanan. G. Gabayan tayo patungong kaharian. I. Iniligtas tayo ni Kristo. N. Huling letra po.
nakaiintindi ang Panginoon. Awa, kapatawaran, habag. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, mga santo ang tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalong sa San Roque. Sana po, San Roque, malapit na yung alert level 1. Nawa po, ipagdasal natin, ipanalangin natin, ipasadyos natin ang ating mga kaaway, alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Pagsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na magbuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan at sa pagkabuhay na mamuli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, dumudulog kami sa iyo ngayon, Ama, upang masalamin at namin ang iyong pagkamahabagin. Tayo'y manalangin, mawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Masalamin nawa ng Santo Papa, mga obispo, pari, at lahat ng mga namumuno sa simbahan ang walang katumbas na pag-ibig ni Jesus na naghahanap ng mga nawawala at nagtatanggol sa mga mahihina. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Labanan nawa ng mga namumuno sa aming pamayanan ang kultura ng pagpatay upang maging buhay na instrumento sila ng paghilom ng mga inaapi, mahihirap at yaong mga walang nagtatanggol, manalangin tayo. Mawaing Diyos, dinggin mo kami. Matutunawa ang bawat isa na makinig sa kapwa upang magkaroon ng pagkakaunawaan at pag-iibigan na siyang mabisang daan tungo sa kabutihang pangkalataan at kapayapaan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, matutunawa ang bawat binyagan na lumapit sa dakilang awa ng Diyos na nanagdudulot ng pagpapatawad at paghilom. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Ama, pagkalooban mo kami ng biyaya sa pagpapatawad sa mga taong nagkasakit sa amin o aming nasaktan, sapagkat sa pamamagitan nito, tunay ka naming kaisa sa pusong puno ng pag-ibig, awa at pagkahabag. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Oh.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon ang aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming iniahain sa iyong karangalan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparitong mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nagiramay sa lahat. Pagsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Pagsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himblay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol,
San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Maawa po kayo, ingatan aming bahay, pinsala'y ilayo. Salamat sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya naway walang hangkan. May sakit, pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mabawi.
pamilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang lugar ng ligaya, kapiling si Maria pati si San Jose, anghel na masasaya, Apos tol na Doce. Poong Senyor purihin haring na sa trono, kanyang alay sambahin, Viva Nazareno. Announcement. Ngayon po ay Linggo ni Apostol San Pedro, Opus Sancti Petri. Kaugnay nito, magkakaroon tayo ng second collection para sa paghuhubog at pagsasanay ng mga seminarista, mga pari, at mga relihiyoso sa buong mundo. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Sa sarili lamang, walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaluwang aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may mga karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa digding, maraming gumaling dahil sa pagtanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nilulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan na ilubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing, at sa tulong po ninyo ay makaming takagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salad ng COVID-19 at sa mga karamdaman at katawan ng kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salad ng COVID-19 at sa lahat ng mga karamdaman at katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salad ng COVID-19 at sa mga karamdaman at katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala ng mga pangakal sa binyag na ikaw-ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Cristo. Salamat sa Diyos. Cristo Padre.
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Cristo Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati